friend. Thank you. Mga bata, doon na kayo. Masaya na, anak. Una ho kayo. Anyway, sa atin po na Dr. Emmanuel de Guzman, President PUP, Professor Adam Ramilo, VP for Admin, Dr. Ruby Gapasin, VP for Research, Extension and Development, Dr. Junay Rosales, Dean College of Education, lahat ng mga deans, directors, chairpersons, faculty members, admin staff, and students of PUP. Magandang-magandang maulang, matrapik na Biyernes sa inyong lahat. Well, Friday to me, talagang for Diyos por Santo, kiliwat ka na ng matatanggap kong messages of Friday. Dahil sa challenges ng ating kalye. So that's why, sa maliit namin kapalangan, at the very least that we can do for you is to attend to it and try to manage it. I cannot promise you solution in the long term. Yes, there is, but it takes time. Particularly, vertical development, duplicating roads vertically. Because as you can see, Manila is about 500-year-old city. So it was not designed to accommodate 1.89 times population and 3 million daytime population. In our neighboring cities also being developed and more developed than Manila. And we have to work with them so that there will be harmony in Metro Manila. So, kaya po, alam ko, konsumido kayo, but let's look at the other side of the coin. No? Let's just look at the other side of the coin. What can I, as a person, do to that existing problem? So, kumbaga, huwag mo nang konsumihin na sarili mo sa taong gobyernong katulad ko. Gawa mo na lang muna ng ibang mindset sa buhay mo. Lalo na kayo, na mga future teachers. Kayo ang buhulma sa darating na kasapit ng pamayanan. Kayo ang huhulma sa susunod na magiging tatay. Sa susunod na magiging nanay. Magiging leader. Magiging negosyante. Kaya napakahalaga ng partisipasyon ng mga guro sa pagbuo ng tamang kaisipan ang bawat individual. Kaya po, sa inyo rin nakasalalay, while it is true that the government should provide, at the very least, minimum basic needs to its people. But you teachers and future teachers, malaki ang partisipasyon ninyo sa ikatatagumpay ng ating pamayanan o ng ating bansa. Ang pamahalaan, anumang uri ito, komunismo, federalismo, parlamentaryo, demokratiko, monarchy, it doesn't matter. Ang tagumpay ng isang pamahalaan ay dahil sa kanyang mamamayan. Kapag ang mamamayan hindi nakikiisa, ang mamamayan hindi nagpapasako sa pamahalang, sa uri ng pamahalang kanyang kinabibilangan, malamang sa hindi, laging merong hindi pagkakaunawa.
Tingnan ninyo. Makapaalala ko lang ng konti at hindi malayong lugar to. Kasi may iba kong mga opres sa ibang lugar. Bakit ang mga taga Marikina? Meron ba taga Marikina rito? Ano? Ang Marikina ba local government unit? Sagot, yes. Ang Maynila ba local government unit? Ang sagot, yes. So pareho lang. Siyudad ba ang Marikina? Siyudad. Ganon din ang Maynila. Ano ang pinagkaiba? Bakit ang Marikina hindi naman mayamang-mayaman? Kung ikukumpara sa Makati, Taguig, o Quezon City, pero bakit matiwasay mamuhay sa Marikina? Alam niyo ko ano? Maliwalas. Ang nakita niyo sa Marikina, may mga bulok na building din. Okay, magkamali. Pero ang bangketa, nagdadaanan ng tao. May sapat na ilaw, hindi magarbo. Pero ang key ng success ng Marikina ay ang kanyang mamamayan. O, tingnan ninyo. Ipagtanong nyo sa mga taga Marikina rito, sila hindi basta-basta naglalabas ng basura ng bahay nila. Dahil naniniwala sila, gagampanan ng gobyerno ang kanyang tungkulin. Ano yun? Hakutin ang basura. So, yung magtapon ng basura, responsibilidad ng tao. So, kaya ko yan binabanggit dahil magandang tularan. Sinong dapat tumulad sa kanila? Mamamayan. Kasi kung nakita natin maganda ang epekto, kopyahin na natin. Diba? Yung masama, ay hindi natin papansinin yan. Okay, pag kumopya tayo, pagbutihin natin. Huwag lang kayong kukopya sa asignatura. Yun, mamamayan. So, kung ginag mo, pwede mamopya. So, going back, I think, no? When that particular LGU decided to go after discipline and people disagree, but look at them now, a decade after, diba? Maaliwalas ang lugar nila. So, paano nagtagumpay ang pamahalaan? Eh, yung pamahalaan nagsimula nun, hindi na nakaupo. Although Congressman siya ngayon. Pero yung pamahalaang nagsimula ng kaayusan ng Marikina ay hindi na mayor ngayon. Pero still, tuloy-tuloy ang maliwalas na kapalitan. So, it goes down to the people. Kaya kayong mga guro at magiging guro, pagsipag-ingat kayo, tsagain nyo ng konti na kung paano nyo iuhulma yung tamang mindset ng isang estudyante ninyo towards a vision, dreams, and aspiration. You inspire them to aspire. Teach them to claim. You should claim from your government. Claim for a better services. Equality. Efficiency. You have to claim as a citizen kasi ang pananahimik ninyo ay pagbayad. Kaya dapat mag-demand kayo sa inyong gobyerno. Mag-demand kayo ng maayos na servisyo. Kalimutan na natin yung ikinikipit balikat na lang natin. Alam natin, adadana natin pagtawid natin ng release. Inuhulog ng isang vendor yung kanyang street. Dahil nasanay na tayo, normal na lang. Sabihan mo, uy, obligasyon niya. Ipagpasalamat mo sa pamahalaan, binigyan ka ng privilege. Simply because, I'm saying this because, yes, it's true, and maybe it's true that I'm going to do my job. Maybe that I'm going to try to be efficient. Maybe I'll do better, but it's all maybe. Ask me the day after tomorrow. But the success
our visions for you, ang pinakamalaking partisipasyon kayo. Kaya humihingi ako ng tulong sa inyo, mga kababayan. Napapanahon na, maniwala kayo, grab this opportunity habang ako ang mayor. Literally, isosok ako katawang ko. With all honesty, gagamitin ko na lahat ng kasariwaan ko. I will utilize it in your favor. Hindi ko sasayangin itong opportunity pinagkaloob niyo sa akin. No. I will try every single day. Every hour. I don't like hibernation. I don't like stagnation. I would rather take the risk. In case there is success and failure, at least I know where I'm going. It's either I fail or we succeed. Because in stagnation and hibernation, it will give you nothing. No. Kaya samahan nyo na kami sa mga taga-tama lang lungso. Mag-iisa na kayo. You participate. Help us. Because we cannot do it alone. And I am happy today that you're recognizing our little effort. We just started. That was 4 months ago. Maglilimang buwan pa lang. Pero at least, kung meron man ano, just for the sake of conversation, balita na ulit ang Maynila. Nababalita na na may pagsasaayos. Kanina, isang netizen, pinicturan yung Divisoria. Lugod na lugod siya. Hindi niya malaman. Akala niya airport. Ngayon, masama ba ang aking intensyon? Ang araw bukas, sisikat. Yan, katotohanan. In fact, sumikat ang araw kanina. Pero kung tiyak na sisikat ang araw bukas, tiyak din mamyang gabing hapon, lulubog ang araw. Ano po ang ibig kong sabihin? Lahat ng bagay may paghinto. Lahat ng bagay may katapusan. Ang sumisikat, lumalaos din. Yan ang katotohanan ng buhay. Kaya siguro, hindi naman masama. Hindi naman na sila kinuha ko muli ang kalye. Ibalik ko na sa taong bayan ang kalsada. 20 taon na, 30 taon na nilang napakinabangan. Sabihin, walang puso ang gobyerno. Hindi na to yun. Inakap ko lang ang kaya kong akapin. Dahil ayokong maging full politiko. Magaling sa salita. Lahat, lahat. Oh. Pero hindi na nagiging makatwiran. Maganda lang pakinggan sa tainga. Pero ang tunay na pagmamalasakit ng gobyerno, tinitingnan niya kung sino ang higit na nakakarami. Kaya pag gumawa siya ng polisiya, dapat nakatuon at kapakinabangan ng higit na nakararami. Kaya po,
ako walang masama sa kanilang tinapay. Hindi ko sila isinasantabi na parang ang wala ng pagmamalasakit ang gobyerno. Hindi. Mas pinagmalasakitan ko lang kayong mga estudyanteng hindi na makakating trip. Bakit ilang pa nabikin pa sa inyo ng cutting trip ng araw pa? Mag-aminan na tayo. Ano, may nagawa pa kayo? Tama. Diba? Ang yad ba mo, itlib ang biyahe mo, pusam? Tapos yan, hangga ka na lang, oh. Para kami kuto sa ulo. Wala kang magawa. Pero ngayon, nagkaroon ng gobyerno. Kinakastigo ang mga aposado. Eh, may katwira naman yung jeepney driver. Aba, bakit? Eh, paano ako makakadaan sabat sa tosrekto? Eh, puno ko ng ano, obstruction. Tama naman. O nung inalis ko yung obstruction, o di lahat ng Kumaw Divisoria nakakadiretso na. Ano? Ilang pasahero sa isang jeep? 12. Ilang biyahe? 12 na lang, sige na. Ilang jeep meron? 1,000. Kapalagay mo na. 1,000 times 12. 12,000. Tama? Bilang ko sa mapa na. Siyempre, lata pa lang, mathematician na ako. 39, 41, 42, 43. Dosimil na tao at the very minimum sa isang biyahe lang ang pwede maperwisyo ng 100,000 tao. You do your math. What is the greatest number? That's basic in mathematics. My teacher will agree with me. 51% is greater than 49. Kaya, sa inyo talaga, kung babasahin nyo lang ako, kung uunawain nyo lang yung mga actuation ko, kung uunawain nyo lang yung mga pinaplano namin, talagang walang pangapi. I can never be right all the time. I can't. Only God is always right. So if I can never be right all the time, what should I do? Then I will be just all the time. Papalansin ko. Titimbangin ko. Pero huwag kayong magkamali. Kung para sa mahirap lamang, kung gusto ninyo ang tunay na para sa mahirap, nasa harapan nyo na. Dahil ang mahirap, hinihikayat, umunlad. Hindi tinuturo ang manugbok sa kalye. Para laging aasa sa pangalan, para paghalalan. Kayo na lang nandito. Nandito. Mga pinagpalang bata. Sabay, ba't yung pinagpala? Totoo, mahirap kayo eh. Kung mayaman kayo, siyempre nandun kayo sa private school. So, mahirap ka katayuan nyo. Tama. Pero pinagpala pa rin kayo. Pero bakit? Eh, nag-aaral kayo. Ibig sabihin, nairaraos pa rin kayo ng mga magulang ninyo. Mga kaanak nyo. Di ba? So, ano ngayon ang obligasyon mo? Nangplan. Bakit? Eh, ano ka ba ngayon? Estudyante. Ano obligasyon ng estudyante? Para sa nanay mo? Hindi. Para sa bayan. Para sa tatay mo? Hindi. Para kanino? Sa sarili. Sa sarili. Kaya ako talaga gasgas na sa akin sa salita ng politikong para sa mahirap. In fact, it's a negative term. You know, once, alam niyo yung sinasabi lagi, negative, 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 negative. O, negative din ang buhay mo.
ka bakit? Sabi ng teacher ko sa araling panlipunan, si Mr. Orense. Ay! Ano nga yun sa Rosario Almario Elementary School? Yes, sir! Sabi niya, ang pinakamabisa daw na impluensya sa isang tao ay ang kanyang kapaligiran. Yun ba yung galing squatter ka? Squatter ka rin yung galing? Hindi. Kasi nasabi na ang teacher ay gusto mong mapapaligid sa mga negative na tao. O, one way or another, negative na rin ang atmosphere mo. Then if you want to inspire yourself, go get an inspiration through books, through readings, through watching, through friendship. Marami dyan. Maraming inspirasyon dyan. Hindi lang shota mo. Sino ba sa inyo may shota? Sino sa inyo may jowa? Masyerte kayo! Ako, no high school, wala akong jowa. Busted ako! Talaga! Kaya sabi ko sa inyo, ang tulang buhay lang, magdadala kayo ng ram. Marami akong hugot sa buhay. At yun nga ang sinasabi ko sa inyo, kaya kayo pinagpala. Dahil ako, mahirap, pero kahit nalibre ko niyo sa tercera, hindi ako mapagkaroon ng nanay ko. Kayo, nakakapag-aral pa rin. Kaya, huwag nyo nang sayangin yan. Yung opportunity na yun. Kasi sayang talaga eh. Yes. You have no idea. Eh kung ako nga naging mayor, high school finish lang eh. Eh paano pa kaya kung nag-PhD ako? Diba? You really have to strive. You have to work double time. Don't take time for granted. Don't take opportunity for granted. Huwag kayong maniniwalang malayo pa, mahaba pa, bata pa ako. Hindi, sayang, 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 sayang. Kaya pagtigihan mo lang. So anyway, now if I'm not asking too much, totally, bibigyan nyo na rin naman ng pagkilala ang lungsod ng Maynila. O pwede ba, makiisa na kayo sa aming gawain. Yeah! Alam nyo saan nyo simulan? Sa eskwela nyo. Sa classroom nyo. Tanungin nyo si Mrs. Naseske. Alam nyo yung putrat? Yung bilog? Alam niyo yung bunot? Yes! Yung coconut? Yes! Oh, tanungin niyo si Miss Naseste. Pati pagbuna ng blackboard. Ma'am! Di ba tinatanong? Oh, who wants to volunteer? Ma'am! Volunteer? Ayun, awan na nyo. First honor ako. Sip-sip. But, ayun na. I like to participate. I want you to learn. By participation, you can learn. Learn new things. But more than that, kung malilinis ninyo ang inyong lugar, tapos masipag pa kayo, naging habit ka na, nalinis nyo na yung katabing lugar, hawa-hawa na yan. Kaya, lagi kong binibiro, ang mga mabubuti, sana nababasa ng ulan. Para dumarami. May pelikula kasi noong dekada 80. Gremlins. Gremlins, yan. Pag nababasaan ng tubig, dumarami. Sana ang kabutihan dumami. So anyway, on behalf of the people of Manila, to PUP President and members of the Board of Regents, dates and teachers, and students, maraming salamat sa pagkilala ninyo sa aming munting mga kaparaan ng mga paglingkod ng maayos. Kaya po,
Uli, kung meron mang mga taga Maynila dito, meron ba taga Maynila? Uy, papakabasa siya. Walang bayani. Nagpamalasakin sa ating mga batang Maynila, kundi tayo ring kapwa batang Maynila. Ngayon natin yung tayo-tayo rin magkikita sa Maynila. Yan ang sarap. Sad story. If we are not going to do something. So, nawa, ang dalangin ko bawat sa inyo, kung kayo man ay may pinagdadaan ng kahirapan, nawa, Panginoon Diyos, matinig kayo. Kung kayo may karamdaman, nawa, hawakan kayo ng Diyos at gumaling kayo. Kung kayo'y niloko ng Diyowa, palitan nyo agad. Sabi nga na, there's so many fish in the ocean. At kung ano man ang inyong pinagdadaan ng kidding aside, I hope God be with you all the time. Sabi nga sa salita ng English, what man cannot do? Yeah? Sa Diyos, walang imposible. So muli, maraming salamat sa pinagkalobi sa akin, sa amin, sa lungsod ng Maynila. Nagpalain na ba kayo ng buong may kapal? Manila! So yon, we just watch Yorme during his speech sa PUP. Talagang yung mga estudyante po, talagang tuwang-tuwa po kay Yorme, talagang na sobrang inspired. At the same time po, sobrang entertained. Ang daming hugot ni Yorme. Alam niya kung paano makakonekta sa younger generation. Of course, bata pa rin naman si Yorme. Hindi pa rin naman ganun katanda. Kaya aram niyang makikonect dito sa mga estudyante. And huling-huling niya yung kilite ng mga estudyante. So ginagawa niya yon para pag nakuha na niya yung attention, nakuha na niya yung admiration ng mga tao, tsaka na niya sasabihan ng mga importanteng life lessons na madadala nila hanggang pagtanda nila. So, napakagandang speech, another great speech by Yorme in the Rain. So, nakakatuwa po. So, mamaya po, Capital Report, abangan po natin yan. Tapos mamayang gabi po, meron pong event. Hopefully po, nandun po si Mayor, pupunta po tayo doon. So, abangan po natin mamayang gabi. Thank you very much, guys. Watch out for my next videos, Pilipinas. God first.